good morning to all of you. Ngayon, ang i-share ko naman sa inyo is itong diversion road na from Cebolan going to Bakong. So, maglalakbay kami or magbiyahe kami papunta on this direction, which is this is the new diversion road na matagal na ito na ginagawa, pero I think tapos na. So itong road is this is the old road that is going to Dumaguete. So ang lalakbayin namin ngayon is this is Kampaklan, Cebolan, kung saan ako nakatayo ngayon. Nandito ako sa Kampaklan, Cebolan. So dito ang starting point ko. Then, tapos lalakbay ko from Kampaklan to Mangatas, then Kamanhak, Batinggil, Kadawinunan, Talay, Kantili. Then pag lampas dyan, that is I think Dakatili is last barangay. So hindi ko alam kung mayroon pang susunod. Then next, that is barangay in Bakong. So hindi ko kabisado yung area ng Bakong. Tara, samahan ninyo kami sa aming pagbiyahe. So we are now moving toward the diversion road. So kita natin. So that area here, Pasipulan, then so ito ang sinasabi nila yung mga taga rito ng four lane going to south of two lane, then going to north two lane naman, so may harang parang linya sa gitna. Fair, yeah. Is I think siguro mga 60 km per hour pwede na dito, pero bawal siguro dito pag makakatakbo ka dito ng 100 km per hour. So ganitong road na may ano, may mga lane dapat active or you have mirror. So dito hinto tayo dito. As you can see dito na banda nakang tagamay. So yung road dyan, yun ang diretso sa Kamanhak, yun ang old road. So dito ang binabago nila na road, diretso na ito sa and also in Kamanhak. So patuloy ka na pa rin kami sa aming pagbibiyahe. Kailangan lagi ka nakatingin sa side mirror kasi this is a two-lane road. Pero kung tingnan mo sa taas, parang four-lane, pero two-lane lang ito kasi yung sa kapila is at its opposite direction naman. So hindi pwedeng kaya ano. So yung mga side. Papunta na kami sa ano, malapit na kami sa boundary or Kamanhak, so we're leaving now Mangatas. Mangatas din, no? Sa Kampaklan, itong pikas, no? So we're leaving now the Mangatas, then we're entering the Kamanhak. So so this is now yung road to compare. Malapad doon, it is matawag two lane dito, naging single lane na lang. So this is so meron ang school yung nadaanan natin.
So, turn right tayo para mag-exit tayo ng tangan sa yung dugtong sa ginawa nilang project na diversion road going to Bakong. So, ito yung dugtong doon sa kabila, yung last na nalapasan. Tapos, nag-turn right kami, so, with the small road. Continuous na itong road. So, connecting the, what we call is Mangatas, Kamanhak. Then, this road naman, diretso doon, is going to Dumaguete. So, maraming magpunta dito go on biking, saka mga motorist. Mostly, maganda dito. So, ngayon ko lang ito nakita. So, sa akin lang, parang dalhin ko dito yung remote control ko sa aking RC. Tapos dito ako magtitesting. So, yun ang daan na doon kami lababas. Then, kung you're going up, it is a lead in. So, itong daan na pinadaanan na namin going down is going to Dumaguete, which is in Batingil. So, doon kami dumaan Batingil, then Batingil to Kadawinunan, then I think Kadawinunan to Kantili. Sa mga motorist na hindi taga rito, although it is a big road here, it's a four lane, tawag na four lane, tawag ito four lane lang kasi sa kapila-kapila man. So we have a two lane road. So maingat kayo sa pagmaniho kasi maraming aso na tumatawid. Then there's some blind cord, then hindi pa natapos yung mga signboard. So although may mga ilaw na, including sa gitna ng daan yung maghiwalay both lane, mag-ilaw na yan sa gabi. But still then, because mostly may mga residents malapit sa shoulder, the gilid. So it was having mga aso sila na inaalagaan. So daan-daan tayo sa pagmaniho po rin tayo dito. Siguro mga around 60 kilometers or 50 or mas maganda siguro 40 kilometers para safety talaga. So we are here now at the Batingil. So ito yung daan, yung isa naman diretso yun kung doon kami dumadaan na diretso na doon sa Kadawinunan. So this road is a road ay Batingil. This is another maliit na road. It's parang tungwi na lang. Diretso yun sa Dumaguete. So, yun, ito ang kabiyahiin namin. Diretso doon. Dadaan kami sa Kadawinunan. Then, diretso na yan doon sa Kantili. Then, diretso na kami sa Bakong. So, we're passing the Banica River. So, may bridge dito, then, so this is the Banica. So, mahaba, mataas-taas itong bridge dito kasi before lagi itong masisira dito cause of the baha. So, yun na, masipki na yung mga kabayan dahil sa gilid kasi may dike na. So, proceed tayo. Another cruising now here. This is the Kadawinunan. Then yung makikita nyo, that is going to Bagakay. This is another cruising Kadawinunan. Then diretso na tayo. Connecting road going to Talay. So yung nagawa pala nila ng karsada is hindi totally 100% natapos. Is paano pala paputol-putol.
or kasi siguro pag negotiate sa may-ari, mahirapan. So yun din na ano. So katulad nito, kalapad na dito, pagdating naman dito, lumihit na naman. So we continue, move to Talay. Ang tawag dyan, chimney. So yun ang ano, yung sa old style na magkawa ng sugar. Yan. Kasi dyan sila magluluto ng sugar dyan. Wala dito. So, naputol. So, balik naman maliit na daan. So ngayon, papasok na tayo sa area ng Talay, then we're moving forward na to Cantili, then Cantili to Bakong na. So you can see here, sira-sira, lupak-lupak na naman. We have another road here going down, that is Dumaguete proper. Nag-aantay sa cruising. So this area, ito na papunta na naman, we're going now to pagdaan natin ng Cantili, lalapas na tayo, diretso na tayo sa Bakong. So itong dinadaanan po, hindi ko alam kung ano ba ito, byway ba ito, kasi walang line. Parang barangay road lang. So para magtanong kasi may crossing dito, hindi ko alam kung saan nagpunta itong ibang road. So ito yata kasi maliit yung doon sa kabila, that is going to Cantili, Lintaris Call. So dito tayo. Dito siguro kasi may line, so na pura na. So ngayon na nakarating na kami sa it is a boundary siguro because may pangalan na isa yung paangat is going to Valencia, then yung pababa naman is going to Bakong. So ito ang galing sa Dumaguete, which is Cantili yata yung kinagalingan namin, the Talay Cantili, then diretso na dito. So hindi ko alam kung anong barangay dito area. So yun na may pangalan diversion road. Then, dito naman doon, makikita ninyo. That's Bakong here, then that's papunta doon is Dumaguete. So, dito na lang ako magtatapos. Nandito na kami sa, this is Bakong Dumaguete Diversion Road. As you can see, that area, that is Bakong Valencia. So, hanggang dito na lang ako. Hope may makukuha kayo sa... Kung gusto ninyo magbiyahe from Cebolan to Bakong na mag-shortcut kayo, idea kung saan kayo mag-shortcut. So magandang umaga sa inyo lahat. God bless you all. Bye-bye.